Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang girlfriend ko. The Manila Cavite Expressway, or also known as Aguinaldo Boulevard, is a 14-kilometer expressway. It is operated by PIATSI, or Public State Authority Tollway Corporation. The expressway starts from Rojas Boulevard in Parañaque until Kawit, Cavite. They also call the Cavitex the coastal road because it is near the Manila Bay. It was designed to support the booming economy of Calabarzon region in NCR. We are here to interview some of the natives here in province of Cavite. Ma'am Josephine, paano po ba nakakatulong sa inyo ang Cavitex? Madali lang, iwas sa traffic. Tsaka tuloy-tuloy ang biyahe kasi di ba diretso-diretso ang ano. Pagdating ng yung Mia Road ba yung coastal, diyan may bumababa na diyan kahit nakatayo man pagdating sa ano Baclara nakakaupo na. Sir Jeff, paano po ba nakakatulong sa inyo ang Cavitex? Nakakatulong ta kasi dati dumadaan ako sa ano sa may SM Bacoor. Pero dahil sa masyadong traffic, maraming ginagawa doon. Kaya kahit taga-Bacoor ako, pumupunta pa ako sa Binakayan para makasakay lang dito. Pero mas nakatibid ako siguro isang oras papunta ng Makati. So Kuya Rio, paano po ba nakakatulong sa iyo ang Cavitex? Siyempre, malaking tulong kasi ano eh. Mas mabilis yung transportasyon. Wala, mga 5 minutes na nasa Baclaran ka na eh. Yung mabilis. Ate Rita, ano bang, gano'n ba kataas yung baha dito ng dala ng habagat? Hanggang dito yun eh, mataas. Siguro mga ilang feet? Mga tatlo? Dalawa? Tatlong feet? Mataas naman yun. Sa palagay niyo ba may kinalaman yung Cavitex sa pagbaba dito sa Bacoor? Meron. Bakit kaya? Nababaraan siguro ng ano? Dahil sa mga basura. Basura din. Maraming salamat po. Ate Jen, inabot po ba kayo ng ba? Hindi naman po. Pero po nung paglabas niyo po, mataas po ba yung ba din sa kalsada? Ayaw po sa labasan. Hanggang tuod po. Hanggang tuod po. Ano po kayang palagay niyo kung bakit po bumaha dito? May kinalaman po kaya yung Cavitex po, yung bagong tulay po ngayon? Nagkaroon po daw ng ano yung mga drainage daw po. Tawag nun? Nagbabara po. Babara, barado mga kanal. Barado po dahil po, sa basura po. Wala po kayo nalaman yung Cavitex doon. Sige. Maraming salamat po. Sige. Nandito tayo ngayon sa harap ng shop nila Kuya Bobot. Kuya Bobot, nung habagat ba yung binaha itong lugar na to? Ha? Binaha ba yung lugar na to nung habagat? Oo naman. Mataas ba? Hanggang hita. Hanggang hita po? Oo. So tingin nyo ba may kinalaman yung Cavitex sa pagbaba dito? Oo naman. Meron. Ano kung kayang dahilan? Nababaraan siguro yung ano? Yung siyempre, yung kalsada natin. Puro ano na eh, puro simento na eh. Maraming salamat yung mga po. Now we're here in PIATSI Tollway Corporation. We're going to interview a professional engineer, Engineer Antonio Villegas. And we would like to know first who proposed the Cavitex project. Magdadrive ako hanggang Bicol. Cavitex Road Project is a project of Cavitex Infrastructure Corporation, a private company. Next is, what are the disadvantages and advantages you can see from the project? Well,
from the Cavitex Road project, no, advantage we could see travel time for the motorists. If before they took 2 hours going to Cavite, right now travel time between Domos going to Binakayan is just shorter from around 10 minutes only. Secondly, is gasoline consumption for the motorists. Yeah, it, before they consume how many liters, but right now you can save much fuel. Third, during bad weather condition, we were able to determine the effect of the typhoon towards the residential, which is a minimal damage were occurred during the past several typhoon due to the construction of a bridge. Okay. Yeah. How about the jobs of the fishermen? With respect to the livelihood of fishermen, the same thing, their line of business was still there around the coast, right beside the Cavitex Road project. The only difference right now, they have additional travel time going to their respective fish pen. Yes. However, the Cavitex Road project has 4 bridges wherein there are 4 possible passages where they can go to their respective fish pen, but not totally affected. And the next is, what are the guidelines in constructing the Cavitex? Also, considering if there would be any natural disasters such as floods. Mm.